Gio Martin, hi. How are you able to afford a house po? Like, ano po ang process? Anong minimum salary po ang sa tingin nyo na pwedeng makabili ng bahay dyan sa US? Balita ko po kasi mahal ang bahay at dapat maganda din ang credits mo. Okay, magandang tanong to. So, how are you able to afford a house po? Nag-ipon ako. Kami. Hindi lang ako, siyempre. Nag-ipon kami. Hello sa inyong lahat. Sorry, hindi tayo nakapag-vlog these past few days. Kung nasusubaybayan nyo yung mga stories ko sa Instagram, yun nga, sobrang pagod lately kasi nga, tinatry namin tapusin lahat ng mga pwedeng tapusin dito sa bahay, like pagbili ng mga ilaw or pag-install mga kung ano-ano, ganyan. So, eto pa, dumagdag pa kasi yung project ko. Project. Yung home office ko or yung studio ko, patapos na. Papakita ko sa inyo, mabilis lang. Ayoko sana muna ipakita pero update lang din. Pero, di ba, para masaya. And, bago ang lahat, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please click the subscribe button and then, yung notification bell para updated ka kapag meron akong bagong upload. And, yun nga, kung ngayon mo lang ako nakita dito, ako po si Vince, Pinoy YouTuber here in the US. Nagbo-vlog ako ng mga kung ano-ano about my life here. Tapos, sa Instagram naman, nagpo-post ako ng mga iba't ibang brand collabs. Yes, ganyan. Para sa ekonomiya. Update lang, ito na yung home office studio update. So, ang gulo pa, pero gusto ko lang ipakita. So, ayan, mga kalat-kalat, tas andito yung, ba't ang dilim? Ayan yung gaming chair, yung computer. Tas ditong side, kabilang side yung office ko, kasi meron ako regular day job. And then, after my regular day job, YouTube na ako, so, diba? So, sa isang kwarto lang siya, dalawa yung 2-in-1, home office plus studio. And then, mabilis lang din. Papakita ko sa inyo. Di ba nga, last week, dumating na yung, ano, yung dining set namin. Halos, medyo nalinis na rin namin kasi sa last video, sobrang kalat, di ba? So, ngayon, papakita ko sa inyo. Tara. Ba't ang dilim? Nakalasa ba? So, ayan na siya. Atin yung ilaw. Mga pailaw ni Mayor. Ayan. Wala na yung mga kahon dito, guys. Medyo nagligpit na kami ng konti. Hindi pa dumadating yung mga sofa at yung mga ibang upuan. And then yan. Ako nag-assemble niyan. Hindi ko na pakita sa inyo kasi grabe talaga. This past few days, sobrang pagod. Siyempre, hindi naman uso dito yung magpapa-install ka ng mahal yung bayad. Pero siyempre, ano tayo? Bilang kaya ko naman, YouTube lang. Ako na. So, ako nag-setup niyan from scratch. Imagine. Parang ganito yan. Dumating siya na parang ganito lang. Ayan. By the way, ito, ano sa bar table. Manginginom talaga eh. So, ito nga. Itong party na to, itong entrance namin, meron siyang flex room. Alam niyo naman yung flex room, di ba? Sinabi ko sa inyo. Yun yung parang extra space. So, itong, ang kalat pa rin, sorry. So, itong parang extra space na yan. Ayan na nga, dumating na nga yung mga upuan dito, magiinom ang mga bisita. Hanggang dito lang yung mga bisita, hindi joke. So, ayan. Kalat pa. Tapos ito yung bar table. Actually, ano siya, parang yun nga, wine and liquor cabinet. So, dyan lang, wala pa mga pa-decor kasi hindi pa sa priority. Anyway, so, ayan na nga ang mahiwagang dining. Paulit-ulit lang. Tapos ito, kung papansin nyo, may mirror dyan. Merong tape kasi sa YouTube namin ginaya. Tapos nilagyan namin siya ng... Yung talagang pinandidikit sa mirror. I mean, siya yung parang glue ng mirror para dumikit sa wall. Ayan. Itong baril na to. Baril eh, no? Gun ko naman tawag dyan. Glue gun. Pero hindi siya glue gun. May tawag sa kanya. Yun yung ipangga. Ganon. Yan, so dumikit na. 24 hours namin siya i-leave. Kailangan daw siya i-leave ng 24 hours para dumikit ng tuluyan. Kasi syempre ayaw naman namin mabasag yan, di ba? Kasi sayang naman ang pera. Di ba sabi ko sa inyo, ang gusto namin dito sa bahay na to, kasi smart home siya. So makakokontrol mo yung mga pailaw ng bahay dahil sa, motion. Sa voice control dito kay Alexa. Ganyan. O di ba narinig niya ako? Alexa, hi! Hello! April Fools might be over, but the best time for a prank is when no one expects it. Don't just say, teach me a prank. Ito. Alexa, turn on all the lights.
Okay. Pansin nyo pula kasi naiba yung kulay niya eh. May red, may purple, may green. Ayun yung basta binili namin yung bombilya na yun para iba-iba yung kulay. So bilang maliwanag pa naman, patayin muna natin. Alexa, turn off all the lights. Okay. Mali pa yung sasabihin eh. Anyway, tara akit na muna tayo kasi isa-set up ko yung gaming table. Kala mo gamer. Mobile Legends lang may lalaro. Kala mo naglalaro sa computer. Patayin muna natin yung mga ilaw kasi sayang yung kuryente. Yung isa lang buksan natin muna. Okay, let's go up. Stairs. Let's go up stairs. Yan. So ayan, so wait lang guys habang inaayos ko yung table. Panoorin nyo muna yung moving day namin. Ayan na, panoorin nyo na. Okay, bye-bye! Hello guys! Ayan, so today is our moving day. So last day na namin dito sa... Oh shit! Wala, bukas! Oh my god, bakit bukas? OMG, bakit bukas? Ayan, so ito na yung inirenta akong U-Haul. Good for studio to one bedroom. Ito na yung sumunod. Ito yung second sa pinakamaliit. Wala yung sumunod na mas malaki na pang one bedroom to two bedroom. Kaya, ay naku, ewan ko. Kung magkakasya ba yung mga gamit namin. Patahan na natin yung mga tumutulong magbuhat. So ito na nga, okay, nalimpik na namin. Ito na ang mga gamit namin. Grabe, ito yung mga yung mga produkto na mga pinagdadala. Gusto niyo ba? So, mga for review. Headboard ng kama namin. Jollibee! Ayan. Grabe, feeling ko hindi magkakasya na ito dun. So, kalat, di ba? Buksan natin yung bintana para naman maliwanag. What's your name, man? I'm Anthony. Anthony? Yes, sir. Good guys helping me out today to move. Because I'm so short, could even do it alone. And I'm with... Oh, yeah. That's Kevin. Kevin? Thank you, guys. And, grabe ang dami pa. So... Hala, sana matapos na. Yeah. We could take this out and put a box back here, and we can stack boxes right here. But it's gonna be a really tight squeeze. And I just don't believe, like, I believe you'll have like a hand or a couple armful of things. Right, yeah. That you still have to leave. Yeah, I don't think it will fit, I mean, all of them. Nah, everything, no. So I was like, we get like. So tayo ay lalarga na. Alis na tayo dito sa building na to. And ito na yung drive kong truck. Let's go! Trucker! Trucker mode! Grabe! Babalik pa kami bukas kasi hindi kasya lahat. So, ayan. Dahil, second time ako magdadrive ng ganito kalaki. Scary kasi ang bigat. Parang pag mabilis ka tapos lili ko, parang babagsak. Huwag naman sana. Alright, kita kids. Malayo lang yung drive. So, ito yung itsura niya. Truck na truck yun. Ayan. OMG. Alright, let's go. Eto na, andito pa rin ako. Ganyan. Ang layo pa, guys. Shit, nakakapagod. Ito na. Medyo, actually, medyo malapit-lapit na rin. Ito na yung truck ko. Nakikita nyo ba yung likod? Ay, shit. Baka makapirate ako, so mamaya na lang, guys. Dito na tayo sa village na... Village? Andito tayo sa village namin. Sa aming barangay. Grabe yung maneho, guys. Sobrang layo. Anyway. Okay lang pag kotse, pero pag truck ang hirap, promise.
finally, dito na. Ayan. Grabe ito yung minahiniyo ko sa one live. As in. Wait lang guys. Papakita lang ko sa loob. So, ito na guys. Ito na. Tapos na, grabe. So, hindi namin na-fit lahat ng gamit. Eh, naiwan dun sa Chicago lahat. Dun sa apartment namin yung mga gamit. Babalikan namin bukas. So, ito na yung mga kagamitan. Parang konti lang pala yung kasa sa ano. Ito na yung mattress. Ayun na yung mga lahat ng laman ng what you call that? Like, ng apartment namin. And guess what? Meron kaming free gas range. Amazing! And it's for sale. Kasi hindi naman namin kailangan. Brand new. Ayan. Alright, wait lang. So, ito. So, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero ba't magkaiba yung kulay? Ayan. Dito nila itatanim yung puno. Yung mga grass. Which is wala pa. 1, 2, 3. Yung nag-deliver. Dumating na, sorry ang kalat. Pero dumating na yung mga pinagbibili ko sa Amazon. Yan, alam nyo na yan, nakikita nyo na yan before. Pagagandahin natin tong kwarto at sorry yun nga, ang kalat talaga. Pakita ko lang sa inyo yung mga pinagbibili ko. Ito, ano ba to? 4-cube organizer. Lalagyan ko ng mga anik-anik. Dalawa binili ko para magkabilaan. Isa pang office, isa pang YouTube effects. Itong ano. Tapos bumili pa ako ng isang Echo Dot. Yung ano, 'di ba sa ano to? 'Di ba sa mga movie? Wala pa yata, may ganito na ba sa Pilipinas? So, ano siya, gawa siya ng Amazon. Para siyang Siri ng Apple, pero yun nga, talagang nakikita mo siya, wala siya sa phone. Balak namin, yun nga, bawat sulok ng bahay mayroong Alexa. Yung bedroom namin and yung dining area meron ng Alexa para, alam mo yun, smart home. Talagang kinarer na yung pagka-smart home. Ang saya, talagang pangtamad lang. Ano mo lang, Alexa, turn on the light, mga ganun. Pangtamad lang yun. Yan. And then, itong, ano to? Kumuha ulit ako ng strip light. Bala ko ilagay dito sa taas. Yan. Naging bar pala. Tapos itong ano to? Itong RGB na cabinet light, which is ang plano ko dyan. Ilalagay ko dito sa mga organizer para maganda tignan. Aesthetic lang. Ganun lang. Ano pa ba? Papakita ko sa inyo. Ah, tas ito. Nakita ko lang dito sa ano, sa mga YouTuber. Kasi nga, kung pansin nyo, naririnig nyo ba yung pananalita ko? Medyo nag-e-echo. Tsaka, alam nyo naman, medyo kukulab-kulab tayo, nagpa-partner tayo with different brands. Yung iba napapansin nila, ang pangit daw ng audio. So, since nasa kwarto ako, lalagyan natin ng foam. Itong sound panel para sa wall. Tatanggalin ko dyan para lumobo kasi mag-e-expand pa daw yan. Marami yan, 100 pieces yan, nakalain mo. 50 pieces yung isang ganito. So, 100 para dito sa isang wall na yan. Kasi yung computer. 1 eternity later. Ayan, so nakita nyo na nga ano, yung moving day namin and welcome to my new studio. Wow! Ayan, so ayan yung may pa ilaw-ilaw effect pa. Ayan, yung ilaw ko, ganyan. Sa likod is yung computer, ayan yung computer, ganyan. Yung pa edit-edit. May bago upuan, fill-a-fill. Sa likod ng camera na to, ito yung hindi ko lang mapakita kasi ang gulo talaga. Yun yung office ko. So, isang kwarto lang to guys, sinati ko lang. Yun yung office ko on a regular, kasi nga meron ako regular day job, diba? Tapos itong likod, ito yung dyan ako nag-edit ng mga anik-anik ng mga video-video vlogs, ganyan. Yan lang, sasagot tayo ng mga katanungan. Konti lang muna kasi hindi na kaya ng powers. Pero as much as I can, ginagawa ko para sa inyo. Sorry, hindi ako masyado nakakasagot sa mga videos, sa mga comments sa bugay, no? Ano to? Pero kapag medyo nakapag-adjust-adjust na kami dito sa bahay, kasi alin nga gaya na sinabi ko kanina, ay sa amin install ng ilaw, ganyan, bili ng ganito, pupok dyan, pupok dito, alam mo yun. So, pag medyo naka-adjust na,
makakapag-vlog na ako sana every other day. Basta yun, hanggat kaya ko, vlog tayo ng vlog. Maraming marami kung kaya. So, if hindi pa kayo nakasubscribe, sana mag-subscribe na kayo at sana dumami tayo. Dumami tayo! Ayan. Antok na kasi yung oras na guys. Okay, dun tayo sa last video na Buhay America, dumating na ang dining set. Grabe mga title eh, no? Which is, yun naman talaga, yun dumating naman talaga yung dining set namin. Ito, i-acknowledge naman natin. First, don't mind my comments. Sabi niya, first yan. Unahan talaga. So, salamat. Nangunguna. Nangunguna sa takilya. Yan, next. Random lang to, ha? Yan, huwag kayo mag-alala. Sasagutin ko nga yan. Hindi ko lang nasasagot pa kasi busy-busy yan ang kuya niyo. You know? Joel Adoptante, congrats sa inyo, Kuya Vince. Thanks, bro. Ganda lalo niyang bahay niyo pag nakompleto na ang furniture. Si totoo. Ngayon, sobrang luwag. Ge-eco nga kasi walang gamit. Hindi pa, yun, in-order naman na hindi pa dumadating kasi. So, basta yun, hindi ko alam. Custom made yata kasi. Hindi siya yung parang, pag gusto, oh, gusto ko niyan sa furniture shop. Dito yata ginagawa talaga muna nila. George Bao, ang ganda ng house. Malalayo yung kapitbahay dito. Magkakadikit lang marami pa. Chismosa. Actually, hindi joke lang. So, pagbibili ng bahay, magkano magagastos? Yun yung tanong niya. Magkano nga ba magagastos pagbibili ng bahay? Siyempre, kailangan mo paghandaan is yung down payment ng bahay. Kung kaya mo naman i-full yung bahay, which is, wala akong kilalang nag-full ng bahay. As in, personally, ha? Wala akong kilala na nag-full ng bahay dito. Ang kailangan mo pag-ipunan is yung pang-down nga ng bahay. Minsan, 10% siya ng purchase price kung magkano man yung bahay na yun. Meron namang 5%, merong as low as 3.5%. Depende sa klase ng loan na kukunin mo. Hindi rin siya magaan kasi kailangan mo siyang pag-ipunan siyempre. Let's say, kung magkano man yung bahay. Basta yun, computein mo yung 5%, yung 10%, ganyan. Next, kailangan mo paghandaan yung closing fees. Diba, kapag naglo-loan ka naman kahit naman dyan sa Pilipinas eh, may tinatawag na closing fees. Mahal siya. Yun yung mga kailangan yung paghandaan. Ano pa, yung pagbili ng mga furnitures and appliances. Kailangan din yung paghandaan. So, yun yung mga typical na kailangan paghandaan. And yung mga, kailangan i-budget nyo din yung mga bills, utilities. Kasi syempre, bilang may sarili ng bahay, magbayad ka ng kuryente, ng tubig, ng ganyan. In short, utilities nga, ganyan. Yun lang din naman, parang din sa Pilipinas. Typical utilities. Ang gulo ko sa peno. Message mo ako sa Instagram kung gusto mo talaga malaman, George. Ba, hindi ko nalang i-announce dito kasi, you know, baka may mga tumasang kilay. Joke lang. De joke. Chacha Arevalo, makakain din ako ng KFC sa dining table na yan. Oo naman, Chacha, tara na dito. Febby Rose, nagpamuseno. Si Febby na tropa ni Commander na nandito na rin ngayon sa US. Welcome to the US of A, Febby. Galing Vince, napaka-hands-on. Napakaswerte ni Kat. Talaga. De joke. Baka sumbong mo ako, ano ba? Hindi, susumbong. Swerte naman talaga sa akin. Jaime Balasubas, quiz new subscriber. Thank you so much, Jaime, for subscribing. At dahil dyan, ito tanong. Q-Man, di kami katulad mong may bebe sa US kaya nakapag-migrate. Paano kami makakahanap ng work dyan katulad mo? Or baka kailangan muna namin maghanap ng bebe? Ano ba? Hindi na brat necessarily kailangan maghanap ng bebe. Sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, meron akong talagang kaibigan na nakahanap siya ng work sa Pilipinas. I mean, nasa Pilipinas pa lang siya. Nag-apply-apply lang siya doon, LinkedIn, yun. Nakuha siya. Ngayon, andito na siya. Diba? Nag-work na siya dito. So, pero kung meron ka namang jowa, meron kang bebe na nandito, then better. Tapos kung citizen siya, then better than best. Good, better, best pala. Kasi kapag citizen yung mapapangasawa mo, mas mabilis ka makapunta dito. Yun lang naman yun. If wala, huwag ipilit. Maraming ways para makapag-work, live and work ka dito sa US. So, watch my previous vlogs. Yan. Again, para yun nga, Jaime, para masagot yung tanong mo, posible na makahanap ka ng work maski wala kang bebe. Sa mga ano lang, LinkedIn, ganyan, Jobstreet. Ay, wala pa rin Jobstreet eh. Pero ang sikat kasi nga dito, Indeed, LinkedIn, Career Builder, not sponsored. Q2, anong course ang kinuha mo? At nakakatulong ba ito sa paghanap ng trabaho mo? Nabanggit ko ito sa mga previous vlogs, pero since bago nga akong subscriber, sige, babanggitin ko. Pero after this video, sana panoorin mo yung mga previous vlogs. Course ko nung college, di alam eh, no? BS Commerce, major in internal auditing. Naks, pang matalino. So, yun nga, graduated sa FEU. 2012. Hindi naman tinatanong, di ba? So, yun nga. Ang course ko is commerce major in internal auditing. Nakatulong ba siya?
Nakatulong dahil college graduate. Dahil college graduate din naman yung qualification na ina-applyan ko. Meron din naman dito mga work na hindi naman kailangan college graduates. So, yung sa mga viewers na hindi nakapag-graduate ng college, huwag kayo mawala ng pag-asa kasi hindi naman na-discriminate yung ganun eh. Maraming work na hindi naman kailangan college graduate. I would say, ano yung mas nakatulong sa akin para makahanap ng work dito is yung previous experiences ko sa Pilipinas. Siyempre, dumating naman ako dito, wala kay experience. I mean, US experience. Lahat na experience ko sa Pilipinas. Bilang more on banking and finance yung background ko. So, ganun din yung in-applyan ko dito. Kaya, nakuha ako. So, yun. Sa tingin nyo po, kailangan ba ng degree para makakuha ng work visa, makapagtrabaho sa US? Aspiring screenwriter po ako. Wow, screenwriter po kasi ako at not necessarily ang degree and creativity and wits ko lang talaga ang kailangan. Kailangan ba ng degree? Depende yun nga sa applyan mo. Kasi, kunyari, sa LinkedIn, sinulat qualification required yung ganitong degree, yung ganitong skill. Pero kung wala ka nun, wag mo nang ipilit kasi talagang hindi nila papansinin yun. Pero kapag nakasulat lang naman dun, blah, 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 preferred. Preferred lang, pero not required. Applyan mo. Apply lang ng apply hanggang sa makalan ka ng job. Yun nga, gaya ng sinasabi ko, yung experience ko talaga, which is sabi ng mga kaibigan ko, ganun daw dito sa Amerika. I tried applying more than 100 job applications nga. So yun, if that's what it takes para makalan ka ng job, then sipagan mo mag-apply. Yun lang yung tip ko talaga. Huwag kang tatamarin kasi, well, pwede naman mag-break minsan. Pero hanggat hindi ka nakakalan ng job, apply lang na apply. Go, go, go. So yun. Thanks sa sagot at kung nasagot mo na in the past, sorry nyo sab. No worries, no need to be sorry. Andito ako para sagutin yung mga tanong nyo. So, thanks for subscribing. Walang hinga-hinga yan. Gio Martin, hi, how are you able to afford a house po? Like, ano po mga process? Anong minimum salary po ang sa tingin nyo na pwedeng makabili ng bahay dyan sa US? Balita ko po kasi mahal ang bahay at dapat maganda din ang credits mo. Okay, magandang tanong to. So, isa-isahin natin. How are you able to afford a house po? Nag-ipon ako. Kami, hindi lang ako siyempre. Nag-ipon kami, yun talaga yun. Mag-ipon ka talaga ng pang-down. Kasi unang-una kung wala kang pang-down, hindi mo mabibili yung bahay kasi isa yun sa mga requirement. Totoo to ah. I mean yun nga. Kung sinabing 5%, depende sa loan mo. Yun, merong mga 5%, merong 3%, 3.5%, 10%. Depende sa kung ano kaya mo. Siyempre, the higher the better para mas mababa yung magiging monthly mortgage mo. So, nasagot ko na yung unang mong tanong, ano yung process? So, ganito yung process. If mag-apply ka ng mortgage, so, unang-una, siyempre, kailangan meron kang pang-down. Pangalawa, maraming iba't-ibang banko or iba't-ibang financial institution. O yun nga, tinatawag ng mga lender. Magle-lend sa'yo ng papautang sa'yo para mabili yung bahay na gusto mo. So, ngayon, sa kanila ka may utang, which is sa kanila ka magbabayad ng monthly mortgage. Yun, so, para mabili mo yung bahay. First step is, kailangan meron kang pang-down. Pangalawa, hingi ka ng pre-approval. Online lang yun sa iba't iba, sa mga banko, sa mga finance, sa mga lending company. Hingi ka ng pre-approval. Pag meron ka ng pre-approval letter from them, dun ka na pwede mag, tawag dito, house hunting. Kasi kapag pumunta ka ng mga open houses, hindi ka papansinin ng mga ahente kasi kung wala kang mapakitang approval letter, well, papansinin ka naman nila pero hindi sila confident sa'yo na mabibili mo yung bahay na yun. Kasi yung pre-approval letter, yung parang initial step para makita nila na capable of buying a house ka, na can afford ka, kung if that makes sense. Yun, if meron ka ng pre-approval letter, next nun is maghanap ka, punta ka ng mga open houses, ganyan-ganyan, check ka ng mga bahay na gusto mo. Kung nakita mo na yung bahay na gusto mo, that's the time nakakausapin mo na nga si agent na okay, gusto ko na tong bahay na to, then meron tinatawag na earnest deposit. So, ililess yun sa pandown mo, huwag ka mag-alala. So, para lang ma-secure mo yung bahay na sa'yo na, na hindi na nila ibibenta yun sa ibang tao. Pag in-accept na ni seller ng bahay, yung offer mo, yun yung earnest deposit, yun nga, hindi na nila ibibenta sa iba yun. Kasi parang minsan may bidding na nagaganap eh. Pag na-outbid ka ng ibang tao, wala, hindi na sa'yo yun. So, kailangan mabilis ka kumilos. So, ano pa ba? Kapag nakuha mo na yun, yung pre-approval letter, na-accept na ni seller yung bid mo or yung offer mo actually, pwede ka na mag-apply ng pinaka-mortgage. Yun nga, mag-apply ka na ng mortgage. Yun yung medyo matagal na, parang 1 month. 3 weeks to 1 month yata inantay namin to get the approval na yun na talagang go na, parang green light na okay na. Ma-afford na natin itong bahay. Atin na to. Ganyan.
And the last step is closing. Yung closing is yun yung ifa-fund na ni lending company yung loan mo. Babayaran, ibig sabihin babayaran na nila si seller para mabili na yung bahay. So ngayon ikaw na yung may utang nga kay lending company, kay mortgage company. Yun na yun. Madali lang sa baka tatanong nyo, baka mema lang ako. Hindi, kasi ginugil ko talaga siya. As in, pag ikaw naghahanap ka ng bahay, malalaman mo sa during the process, kasi siyempre aalamin mo ano yung next step, ganyan. So nalaman ko na lang din sa, and plus meron akong background ng mortgage kasi nag-work ako sa ano, sa JP Morgan Chase Bank. Medyo reliable naman yung mga pinagsasabi ko sa inyo, guys. So, maniwala kayo. So, kung meron kayong mga tanong about sa pagbibili ng bahay, ano yung experience namin, yun yung masishare ko, syempre. At yung knowledge ko about mortgage. Next, ano yung minimum salary ang sa tingin nyo na pwedeng makabili ng bahay? Minimum salary? Alam ko walang minimum salary. Pero, titignan nila kung stable yung job mo. Hindi naman kailangan sobrang laki sweldo mo eh. Ang pinaka-requirement talaga is meron ka dapat tuloy-tuloy na job in 2 years time. Kasi, di ba sa Pilipinas may tinatawag na ITR, yung 2316 po yun, tax return. Ganon din dito. Hihingi nila yung 2 years worth of tax return mo. Kasi, syempre, paano mo ma-afford yung bahay kung wala kang work? Yun. At least 2 years of work experience. Ito yung pan-down, syempre, importante. Debt clown. Sir, matanong lang kasi curious ako, hindi ba maalikabok dyan sa US unlike dito sa Pinas? Kasi kahit naglilinis ka araw-araw or every other day dito, madami ka pa rin makukuha na alikabok. Parang random ko yung sinabi niya. Alam mo na, debt clown, napansin rin namin yan nung dumating ako dito, first few months ko, sabi ko, bakit ganun? Pag naglalakad ako sa labas, nakalabas na ako, nakabalik na ako ng bahay, ang linis pa rin ng hill, eh sa Pilipinas, paglabas ko lang ilang segundo, pagpasok ng bahay, parang puro ko likabok eh, dumini, barbecue mode na yung paha ko, barbecue. So dito hindi, dito nga, bilang malamig nga, parang bihira ako pagpawisan, kaya nga, nananabahan ako, hindi natutunan yung mga katabaan eh. Anyway, yun nga. Tapos dito parang palagi akong fresh. Alam mo yun, naka-close ang pores kasi nga malamig. Tapos dito, wala naman kasi nag-smoke belching dito. Huhulihin ka, so walang pollution dito. Diba sa Pilipinas? Hindi ko binapas yung Pilipinas. Yun lang talagang katotohanan. Na pag kunyari nasa, nag-aantay ka ng jeep sa labas, diba? So, bilang mga mausok. Parang ang hirap huminga. Kasi nga, ang dami usok. Siyempre punta sa langs mo yun. Dito, hindi. Parang iba talaga yung hangin, guys. Yung parang maaliwalas. I don't know, pero yun. Yun lang yung observation ko. Tanong ko na rin yung house security dyan. Kasi diba hindi naman uso dyan yung mga bakod na matataas at mga bintana na may mga grills. Oo, dito sa amin, bawal. Tapos dito, i-approve pa ng village kung yung fence mo na ipapatayo mo. Hindi pwedeng basta-basta ka lang magtayo ng mga fence or dyan mga, ano yun? Yung barbed wire? Barbed wire ba tawag dun? Sa Pilipinas, bawal dito yun. Yung bintana na may mga grills, gaya dito, curious ako. Diba sa Pilipinas, mayroon pa yung bakod, may mga basag na bote pa para. Dito, hindi, walang ganun dito. Hindi siya pwede. Curious ako sa secret city ng lugar dyan. So yun nga, kung napakita ko ba sa previous video ko, yun nga, so itong bahay, actually lahat ng bahay dito sa village namin, may kanya-kanyang home security. So may mga motion sensor, kapag merong na-detect na ano, matik yun, pag hindi ka nakasagot in 30 seconds yata, matik, tatawag yun ng 911, pumunta yung mga police. Yun yung gusto namin dito kasi safe yung community. Ang dami ko na sinabi, grabe na kailang minutes na yata ako. Anyway, ayoko nang patagalin. Sasagutin ko pa rin yung mga nag-comment sa latest video at dito sa video na to. Comment kayo at sasagutin ko rin yan. Basta magsabutan tayo. Ayoko ubusin yung oras nyo, guys. Maraming salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo sa channel na to. Supportan nyo ako. And follow me on my social media accounts like yung sa Instagram. And I will see you on my next video.